No. Bakit nga po ba mga kagre, dapat laging niyayakap at hinahalikan ng mga batang tupa? Ito po si Tisay, oh. Ito nyo, gala ng gala, ano po. Ang una pong dahilan, sapagkat ang mga tupa ay katulad nga na sikat yung salitang tupang ligaw, ano. Black sheep, baba, black sheep, yun, oh. Ang mga tupa po may pagka-wild, kaya nga siya ay kabilang sa mga domesticated animal. Ibig sabihin nun, napaamo na po yung kaya sinasabing domesticated. Pero subukan yung katulad ng ganaring ligaw at walang pastol. Naku, makikita mo siya para nagwawalang baka sa gubat kung saan saan napunta. At nakaranas pa nga ako na naligaw na sila. Nagtago na doon sa bahay ng aking kakahanggan at buti na lang nagmalasakit sa akin na isuli, itaboy pabalik dahil ako nga ay umuwi. So yun, yun ang problema, ano. Kaya kailangan mapabait mo siya habang bata pa. Makakabisado po niya ang inyong amoy, ang inyong boses. Yun, ang lahat sa inyong buhay, ang inyong amoy. Maamoy niya, ano. Kabilang po yan sa pagiging sakripisyo ng isang pastol. Kailangan mapamiliarize kanya. Mapamiliarize mo rin sila, kaya nga nilalagyan ko na ang mga pangalan. Si Tisay, si Snow White, si Monipa, si Shipulit, si Kuton, nawala na si Kuton, si Shepa, ano pa ba? Si Camelo, matay na yung iba. Yun po ay ginagawa natin para magkaroon ng pagkakaiba ang kanilang bawat isa. Magkaroon sila ng identity, yan o. Pasyal-pasyal lang tayo dito sa bundok. Yun po, at una nga po ay isa pa sa dahilan ay ang tupa, yan o. Kita nyo, paltok agad ng paltok, o yun. Paltok agad. Ilang araw lang po yan eh, 7 araw. Standard sa amin ay pinaka amin pong practice, hindi naman po actually ano standard, kundi yun yung practice namin. Minsan pa nga 3 days lang eh. Basta matigas ng tuhod, naturukan na namin ang iron, ay pinapalpasan na namin. Pero maganda po ito, nakita ko ideal ay 1 linggo. Para malakas ang tuhod niya, pumapaltok na siya dyan sa gubat. Lukso-lukso na siya. Basically yan po, ang tupa ay napakahilig magdumi. Nahiga sila sa dumi nila. Kaya mapapansin niyo yan, no? Lalaki ng mga balahibo ito, kadiri. Yan, oh. Kaya nga po siya ay ginugupitan. Ginagamit sa mga damit, wool. Yun po ay sa mga ibang bansa na maganda ang loan. Hindi sila nagdudumi. Pero sa Pilipinas, medyo kadiri po sila. Kaya kailangan po ay, ano, yung habang bata pa, enjoy mo na siya. Dahil hindi mo na ma-appreciate pag ganyan lumalaki. Alam ka namang halikan mo pag ganyan, oh. Ew. Kaya ina-enjoy ko po siya kasama sa dahilan habang bata pa. Yung amoy gatas pa, yun, no? si Tisay. Lahat po yan ay ating pong pinupog. Ang tanong ay hanggang kailan mo magagawa yon kung marami na? Well, para sa akin po, hanggat ako ay malakas at kaya ko pa, gagawin ko po yon dahil ako ay pastol nila. Para makabisado nila ang aking pong presensya, ano. Kung marami naman, hindi naman po yan sabay-sabay nanganganak. Yan o, ito sa yung liksi na o. Mas maliksi pa sa ina. Kaya pwede pa rin po kahit po yan ay ano, madami. Hindi yan sabay-sabay, hindi araw-araw. Siguro kung sobrang dami na, baka pa. Pero may time ka naman, araw-araw ka naman sa farm. Mini sheep farm. Ito po yung ikapitong tupa na namin, si Tisay. Kaya ini-enjoy ko pa pag dumami na. Video ko, baka nga mahirapan na ako. Yun lang po. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines.